Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay karanasan ko mismo kasama ng aking mga kaibigan. Taong 2009, Novaliches proper. Graduate na kami ng high school nang mangyari ito. Dahil ng mga panahon na to, ay madalas pa rin akong tumambay sa bahay ng mga barkada ko, malapit sa dati naming eskwelahan, para lang maglaro ng basketball. Halos araw-araw yun, magsisimula kami ng alas 3 ng hapon at matatapos ng alas 11 ng gabi. Pero minsan ay inaabot kami ng alas 12 ng madaling araw. Pag marami yung nakapila, tsaka pa lang kami uuwi. Isang araw, nang magpunta ko uli sa kanila, ay biglang lumapit yung isa kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Rex. Ang sabi niya, "Yur, wag muna tayo maglaro mamaya ah. Samahan mo muna kami ni Jean." Sumang-ayon naman ako dito. Ang sabi ko sa kanya, "Oo ba? Anong oras at saan?" Ang sagot ni Rex, "Mamayang alas 8, dyan lang kila Crisel." Ang tanong ko naman uli sa kanya, "Oh, anong gagawin natin dun? Di ba may asawa na yun?" Ang sagot naman niya, "Oo nga, pumunta kasi sila dito kanina, nagpapatulong. May nanggagambala daw sa kanila tuwing gabi." Ang sagot ko naman, "Bakit? Sino? Sino yung nanggagambala sa kanila?" Ang sagot uli niya, "Engkanto daw." Napatawa naman ako sa naging sagot niya. Kasi isipin mo, kung totoong engkanto yung nanggagambala sa kanila, eh bakit hindi siya sa albularyo nagpunta, di ba? Kaya ang sabi ko kay Rex, "Baka naman pinagtitripan ka lang nun." Ang sagot naman niya, "Puntahan na lang natin. Tingnan natin kung totoo. Doon na lang din tayo matulog." Napapayag na lang din ako kasi mahilig din talaga kami sa overnight ng mga panahon na to. Kaya umuwi muna ako ng bahay para kumuha ng mga ekstrang damit para pag andun na kami ay makakapagpalit kami agad ng damit anytime. Kinagabihan, pagdating namin sa bahay nila Crisel, inabutan namin na andun yung asawa niya, pinsan niyang lalaki, at yung dalawa nilang barkada na babae na itago na lang natin sa pangalang Lady at Elaine. Maliit lang itong si Elaine, siguro mga nasa 4'11 o 5'1 ang height. Tapos sobrang payat nito. Ganon din yung height ni Lady. Pero pagdating sa katawan ay mas mataba ito ng konti. Bali ayun nga, pagdating namin doon ay pinakilala muna kami ni Crisel isa-isa dun sa mga kasama niya. Hanggang sa nagkausap-usap na nga kami. Makalipas ang dalawang oras na pag-uusap ay bigla na lang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Kaya nagkayayaan silang uminom dahil may dala palang alak itong si Elaine. Dahil sa hindi naman ako umiinom ng alak ay tamang kwento lang ako sa kanila. Hanggang sa mapunta ang usapan patungkol dun sa inilapit nila Crisel kay Rex. Yung about nga sa nanggugulo sa kanila. Dito
ay napansin kong nagbago ang timpla ng mukha ni Criselle. Nahalata ko dito yung kaba at takot. Kaya ang sabi ko sa kanya, "Oh, ano ba kasing kinakatakot mo? Anong oras na pero wala namang nagpaparamdam, di ba?" Isiniksik nito yung ulo niya sa balikat ng asawa niya bago ito sumagot sa akin ng, "Mamayang mga alas 12 pasado ng madaling araw, dun pa lang sila magsisimulang manggulo." Napakamot ako sa ulo at pangiti-ngiti kong sinabi na, "Nako, tinatakot nyo lang sarili nyo eh." Bigla namang sumabat yung asawa ni Criselle. Ang sabi nito sa akin, "Hindi pre, kasi kada ganong oras parang may nagbubukas ng pinto, tapos may naririnig kang parang naglalakad sa bubong." Sagot ko naman sa kanila, "Baka naman magnanakaw lang, kasi kung engkanto yan, di na yan dadaan sa pinto para lang makapasok dito." Ang sagot uli nito, "Gabi-gabi, ganun lang ginagawa ng magnanakaw?" Hindi na ako sumagot nito kasi nakita kong naiinis na itong asawa ni Criselle. Napansin din naman ito nila Rex at Jean. Kaya iniba na nila yung takbo ng usapan. Hanggang sa biglang may lumagabog sa bubungan nila Criselle na ikinagulat naming lahat. Dito ay naiyak na itong si Criselle at nanginginig. Kaya ang sabi ko, "Huwag ka nang matakot, baka pusa lang yan." Sumagot naman itong si Elaine ng, "Pusa? Sa gitna ng ulan?" Napaisip naman ako dito at kinabahan. Kaya ang sabi ko sa kanila, "Oh, ganto na lang. Maglagay tayo ng asin sa paligid ng bahay, kahit sa labas, tapos maglagay din tayo ng 3 piraso ng tingting. Pangontra daw yun ayon sa matatanda eh." Sumunod naman silang lahat. Kaya dali-dali kaming naglagay ng mga pangontra. Lumipas ang magdamag ay nakatulog naman kaming lahat ng mahimbing. Kaya kinabukasan, bago kami umuwi, ang sabi ko sa kanila, "Oh, di ba? Wala naman ah. Kung meron man 'yon kagabi, di na babalik 'yon." Natatakot naman na sumagot si Criselle ng, "Paano kung bumalik?" Kaya ang sabi ko sa kanila, "Sige, ganto na lang. Babalik na lang kami dito mamaya. Tignan natin kung may mangyayaring kakaiba." Sumang-ayon naman sila Jean at Rex na bumalik kami ng gabi ng araw din na yon. Maging sila Elaine ay babalik din. Kinagabihan, nagkita-kita na naman kami upang bumalik kila Criselle. Pagdating namin doon, nang mag-aalas 9 ng gabi, ay nandoon na din sila Elaine. Kasama uli yung pinsan ni Criselle. Naging ganun pa din ang tema ng gabing yon. Tamang kwentuhan at inuman. Bumuhos na naman yung malakas na ulan. Pero hindi din ito nagtagal. Kaya matapos ng ulan ay puro putik ang labas ng bahay nila Criselle. Dahil lupa yung nakapaligid sa bahay nila eh. Tapos puro puno bago ka makarating sa gate nila. Bali yun na nga. Sumapit ang alas 11 ng gabi ay napagkwentuhan na naman namin yung nangyari nung unang gabi na natulog kami dun. Ang sabi ko sa kanila, "O diba Criselle,
Wala na, sabi ko sa'yo eh. Nakangiti naman na itong si Crisel, pati yung asawa niya. Mababakas mo sa mukha nila na hindi na sila gaanong natatakot. Kaso, itong si Lady at Elaine ay parang nagyayabang na hindi mo maintindihan. Lumabas sila ng bahay, tapos sumigaw-sigaw sila dun ng... Huwag kayong maniniwala sa mga multo, engkanto o aswang. Wala yan. Pinipigilan naman sila nung pinsan ni Crisel. Kaso, talagang nagmamatigas pa itong sila Elaine. Ang sabi pa nila, sige nga, kung totoo kayo, lumapit at magpakita nga kayo sa amin. Pagkasabi nila ng mga salita na yon, ay nagkaroon muna ng konting katahimikan sa labas. Hanggang sa bigla na lang silang bumagsak ng sabay. Nakaputi sila parehas nun. Kaya sobrang dumi ng mga suot nilang damit. Nagmamadaling lumabas naman itong sila Jean at Rex upang buhatin sila Elaine para ipasok sa loob ng bahay. Kasi nahimatay pala sila. Inasikaso naman sila ni Crisel. Binihisan muna sila bago inihiga para makapagpahinga. Pero makalipas lang ang ilang oras, nagulat kami kasi biglang bumangon itong si Elaine habang nag-iinuman pa yung ibang kasama namin. Una, inilibot nito yung paningin niya na para bang naninibago. Tapos tumawa ng malakas. Sabay biglang tumalim ang pagtitig nito. At ang ikinatakot ko ng mga panahon na to ay sa akin nakafocus yung paningin niya. Napakasama ng pagtitig nito sa akin habang nakangiti ng nakakaloko. Sabay sabing, ikaw, umanda ka sa amin. Hindi ka naman kasali dito, diba? Bakit ka nangingilam? Nagulat naman ako sa sinabing yun ni Elaine. Kaya ang sabi ko sa kanya, ano bang problema mo? Dito, bigla siyang tumayo ng mabilis at akmang susugurin ako. Buti na lang ay mabilis siyang nahawakan nila Rex at nung pinsan ni Crisel. Kaso, sa di malamang dahilan ay nabalibag sila nito. As in, na-outbalance sila sa lakas ng pagkakatulak sa kanila ni Elaine. Di ba nga, si Elaine maliit lang na babae tapos payat pa. Pero nagawa niyang maitulak yung barkada kong si Rex na kung tawagin namin dati ay android dahil sa tigas ng katawan nito. Nang makabuelo ay pasugod uli sa akin itong si Elaine. Pero sa pagkakataong ito ay na-touchdown siya nung asawa ni Crisel. Subalit sa lakas nito ay talagang nabubuwal niya itong asawa ni Crisel. Kaya nagtulong-tulong na itong si Jean, Rex, asawa ni Crisel at yung pinsan niya upang mapigilan itong si Elaine. Pero si Elaine ay tawa lang ng tawa habang nakatitig sa akin at binabanggit yung mga salitang, isusunod ka namin, hindi ka namin lulubayan. Kaya sumagot naman ako ng, wala naman akong ginagawa ah. Ang sagot naman nito, anong wala? Diba, ikaw yung nagkalat at nagsaboy ng kung ano-ano dyan. Pagkasabing yun ni Elaine, naalala ko bigla yung mga ikinalat kong asin, walis, basta kung ano-anong pangontra
na naririnig ko sa mga matatanda. Dito, halos hindi na ako makatingin kay Elaine kasi sobrang sama ng pagtitig niya sa akin eh. Kahit pa nahaharangan na ako ng asawa ni Criselle, ramdam kong sa akin siya nakatingin. Ang sabi pa niya, "Tandaan mo to, hindi ka namin makakalimutan." Sabay tumawa uli siya ng malakas. Tapos yung boses nito ay talaga namang nakakatakot kasi nagiging boses lalaki siya. Si Criselle naman ng mga oras na to ay iyak na ng iyak habang kinokontak niya yung mga magulang niya. Ako naman ay nakatulala lang kasi hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Isa pa, ito pa lang yung unang beses kong nakakita ng sinasaniba na aktwal. Kaya hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba o hindi. Grabing nagwawala talaga itong si Elaine. Halos hindi na talaga siya kayang awatin ng apat na lalaki. Kaya itinali na lang namin ito. Nang maitali namin si Elaine, maniwala kayo sa hindi, ay si Lady naman yung tumayo at naging ganun din ang sinasabi nito. "Akala nyo mapipigilan nyo ako? Humanda ka. Hindi ka namin makakalimutan." Di ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na to. Siguro kahit sa isang piraso ng tingting ay nais ko nang magtago para lang hindi magtama ang paningin namin. Ganun na naman yung naging tema. Hawak nilang apat si Lady habang ako naman ay nakatulala pa din. Habang sinasabi ko sa isip ko, ano bang ginawa ko? Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan. Nagulat naman ako dito at nagmamadaling tumayo naman si Criselle upang buksan ito. Dahil andito pala yung mga magulang niya kasama ang isang albularyo at assistant nito. Dito ako unang nakakita ng gamutan sa personal. Tapos naririnig ko yung albularyo na may binubulong pero wala naman akong naiintindihan kahit na isa. Maya-maya pa, nagsisigaw uli itong si Elaine. Pero sa pagkakataong ito, dalawa na sila ni Lady. Kinausap sila ng albularyo at tinanong kung sino sila. Sumagot naman itong mga to. Basta, ang natatandaan ko na lang dito ay mga lamang lupa sila na nagambala nila Criselle nung binalak nilang putulin ang isang malaking puno na katabi ng bahay nila nang walang paalam. Ang sabi pa nga ng mga ito ay ang kukuhanin nilang kapalit ay yung pinagbubuntis ni Criselle. Kaya nagulat kaming lahat dahil maski yung asawa niya hindi alam na buntis siya dahil sorpresa niya raw yun. Bali ayun nga, nang matapos ang albularyo ay kinausap nito sila Criselle at ang asawa nito na kinabukasan ay mag-alay sila ng buhay na manok. Tapos binigyan ng albularyo si Elaine at Lady ng pangontra. Kahit pa tulog ang mga ito, ganun din naman sila Criselle pati yung asawa at pinsan niya. Maging kami ay binigyan ng pangontra. Pero pagdating sa akin ay dalawang uri ng pangontra yung binigay kasi baka balikan daw ako ng mga ito. Tapos
ang sabi pa sa akin ng albularyo, ay wag na muna akong babalik doon, lalo na pag wala akong dalang pangontra. Kinabukasan ay sabay-sabay na kaming nagsipag-uwian. Ako naman, habang nag-aantay ng jeep, ay may napansin akong dalawang tao. Isang babae at isang lalaki ang masamang nakatingin sa akin. Isinawalang bahala ko naman ito. Pero napansin ko nang makasakay na ako ng jeep ay nakatingin pa din sila ng masama. Habang bumabiyahe ako pa uwi dahil sa wala namang traffic kaya mabilis yung takbo ng jeep. Nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe ay nakita ko uli yung dalawa na nakita ko nung nag-aabang ako ng jeep. Nakatayo pa din sila kung saan nag-aantay ang ibang pasahero. Tapos nakatingin pa din sila sa akin ng masama. Nagtaka at kinabahan na ako ng mga panahon na yon. Hanggang sa bumaba na ako sa kanto ng lugar namin. At laking gulat ko nang makita ko na naman sila sa kanto namin. Nakatingin pa din ito sa akin ng masama. Kaya tumakbo na ako pauwi ng bahay. At hindi muna ako lumabas ng mga ilang araw. Mula ng araw na yan ay naging sunod-sunod ang kababalaghan na nangyari sa akin. Mula nang nangyari yon ay hindi na ako bumalik sa bahay ni Crisel magpahanggang sa ngayon. Pero itong si Rex ay nakakasama ko pa din. Sa katunayan, may ginagawa sa amin ito nung nakaraan lang. Sobrang dami pa ng nakakatakot na karanasan ko mula nang mangyari yon. Diyan ko rin napagtanto na huwag basta-basta mangingilam kung hindi mo naman alam ang ginagawa mo at pangyayari. Tsaka naging leksyon din ito kila Crisel na huwag basta-basta magpuputol ng mga puno dahil ang karamihan sa mga puno ay pinamumugaran ng iba't ibang engkanto. Kaya marapat lang na magpaalam muna tayo sa kanila. Sana huwag niyo ako awayin sa comment section na Jollibee ako ah. Pero kung napansin niyo guys, hindi ako makapagsalita ng maayos kasi may sugat yung lalamunan ko eh. Kaya ito munang karanasan ko, yung kwento ko, para hindi masayang yung kwento ng iba. Pero bago natin tapusin ang kwento na to, ay gusto ko munang i-shoutout sila. Jaymar Bilarmino ng Hong Kong, Remily Cascayan from Hong Kong, Charmaine Saneo, Iriza Miguel, Jan Rainiel Zacate, Angandara, Ronel Yekyek, Angela Goles, Eureka Gail Mercado, Miss D, Janice, Heart Janela Paipon, Rolling Gita Dranes, Dark Montero, Lawrence Kamaklang, Jem Burnett, Z. Irabon, pati na rin kila Cassie Irabon at Zeya Irabon. Hello po sa inyo, mag-iingat po kayong lahat. At sa lahat naman ng mga bago nating subscriber, maraming maraming salamat po sa inyo. Pati na rin yung mga nasa ibang bansa na kumakayod para sa pamilya nila. Naway, mag-iingat po kayo dyan. Maraming salamat po. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na din yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So, paano? Hanggang sa muli!